Hello Kahugot, welcome to DKB. Sa aking pagkakatanda ay ito ang kauna-unahang pagkakataon na tayo ay magtatampok ng kwentong may ganitong tema. Ganito kasensitibo. Kaya naman hinihiling ko sa mga kahugot nating may bata sa paligid kapag kayo po ay makikinig, alam nyo na po ang gagawin nyo. At tinatawagan ko rin ng pansin ng mga kahugot nating may angking talino at puso sa pagbibigay ng pagpapayo. Ang ating comment section ay naghihintay po sa inyo mamaya pagkatapos nyo pong marinig ang kwento. Sapagkat meron pong isinangguni sa atin ang kahugot nating si Mia na siguro ay dapat din nating paglaanan ng panahon, talino at puso. So huwag na nating patagalin pa mga kahugot, kung hindi ka pa subscribe, mag-subscribe ka na. At atin ang simulan ang pakikinig sa kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Mia na hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Ang listener ng Campus Love Stories no high school pa ako, pero hindi ganun kadalas kasi mahina ang signal ng karamihan ng stations sa aming baryo. Nitong lockdown ko lang nahanap ang iyong YouTube channel at mula noon ay araw-araw na akong nakikinig sa mga kwento ng buhay ng mga senders. Hanggang sa naisipan ko na rin i-share ang aking kwento. Kuya Bono, sinadya ko pong palitan ang mga pangalan ng lugar at mga tao for some privacy reasons. So just call me Mia, taga Mountain Province. Hindi po ako kagandahan. Yung tipong commoner ang mukha at meron akong insecurity. Ito ay ang aking labi dahil medyo may kalakihan. Parang yung kay Sunshine Cruz o Ann Curtis. Naging tampulan ako ng tukso nung bata ako dahil sa laki ng aking bibig. Kami ay nakatira sa liblib na baryo ng Mountain Province. Apat kaming magkakapatid. Panganay namin sa Ate Floor, pangalawa si Ate Erica, pangatlo ako, at bunso namin ay si Kent na siyang nag-iisang lalaki. Mahirap lang ang aming buhay. Housewife si Mama at si Papa naman ay karpintero slash farmer. Lumaki kaming takot sa aming ama dahil sobra siyang istrikto. Madaming bawal sa kanya at malimit kaming mapalo noong mga bata pa kami. When I was young, I used to be the apple of my parents' eye kasi 6 years ang agwat namin ng bunso, kaya nung siya'y ipinanganak ay nakaramdam ako ng selos sa kanya dahil siya na yung baby at nasa kanya na yung lahat ng attention, lalo na't nag-iisa siyang lalaki. Naalala ko pa ngang nakurot ko siya nung sanggol pa lang siya. Kaya ako po'y dinala muna sa bahay ng lola namin at doon muna nagstay habang nag-a-adjust pa na hindi na ako ang bunso. Pero napatagal ako sa piling ng aking lola. Mga 3 years. Sa loob ng 3 taong yon ay nahasa ako sa mga gawaing bukid. Madami akong nagagawang trabaho sa bukid. Tulad ng pag-aani ng palay, pagtatanim, pagtatabas, mangahoy, magbayo ng palay at marami pang iba. Mahirap man ang buhay namin, masaya ako sa bahay ng lola ko kasi nai-enjoy ko sa bukid. Hindi naman malayo ang bahay namin sa bahay ng lola ko. Mga 10 to 15 minutes walk lang siya. Pero hindi lahat ng pagkakataon ay masaya noon. Yung mga kapatid ni Mama na 2 binata ay parehas mga lasinggero. Sila ay mga problema ng barangay.
Malimit silang nanggugulo. Palautos din sila na kahit malapit lang sa kanilang kailangan nila, iuutos pa nila. May pagkatamad din sila dahil kahit na alam nilang matatanda na ang mga magulang nila, sina lolo at lola ay ang mga ito pa rin ang nag-aasikaso sa palayan, nag-aalaga ng kalabaw at nangangahoy ng panggatong. Sa kanila ako natuto sa mga gawaing bahay, Kuya Bono. Bahay o mapabukid man. One thing I really learned and never forget from Lola is siya ang nagturo sa akin na mag-pray. Tuwing gabi bago matulog, uupo lahat at si Dola ko ang magpipray. She speaks out her mind and heart kapag nagpipray at lahat ay maririnig ang kanyang pagpray. Tapos sabay-sabay kami mag-aamin. Hanggang ngayon, my Lola is my prayer warrior kahit malayo na ako sa kanila. Every time I have problems or I face difficulties in life, I always tell my Ate Flor to tell my Lola to pray for me. Yun ang natutunan ko sa Lola ko na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin. And I do believe prayer works. Just where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our sa hirap ng aming buhay noon, Kuya Bono, ay napilitang mag-abroad si Mama sa Singapore bilang domestic helper. Noong mga panahong yon, hindi pa ako nakabalik sa bahay namin. Grade 4 na ako noong umalis si Mama, December yon. Buwan ng February noong ako ay pinauwi ni Papa sa bahay namin dahil kailangan na may makasama ang bunso namin sa pagpasok sa eskwela. Grade 6 na yung pangalawang ate ko noon at graduating naman sa high school ang panganay namin sa Ate Flor. So yun nga, nakabalik ako sa bahay namin at dun ko naranasan ng sobrang hirap ng buhay. Ang pakiramdam ng walang nanay at ang hirap na pinaranas ni Papa sa amin. Isinabak niya kami sa trabahong bukid. Pagpapalay, pagkaingin, pangangahoy. Pumapasok pa naman kami sa school pero simula Friday afternoon hanggang Sunday, super exhausting ang bawat oras. Hindi lang yun. Pati sa pag-intindi ng lulutuin, poproblemahan namin. Bahala kami sa lulutuin namin. Kung walang ulam, magagalit si Papa na keso tamad daw kami, di daw maghanap ng iluluto.
Kapag nasa mood naman siya na paminsan-minsan lang mangyari, sinasabi niya sa amin na training lang daw namin yung mga gawain namin para sa aming paglaki daw ay matutunan namin kung paanong mabuhay sa sarili namin pagdating ng araw. Super workaholic ang papa namin. Walang araw na hindi siya sumasabak sa trabaho. Nag-iinom din siya sa bahay. At sa amin ay bawal ang magkamali. May mga bagay na hindi namin alam kung paano gawin, pero pinapagawa niya sa amin. Tapos pag nagkamali kami, batok ang matitikman namin. Minsan nauwi siyang lasing at nagwala siya. Pag siya ay nagiinom kasama ang mga kaibigan niya, dapat hintayin naming umuwi siya, dahil kung hindi, kami ay makakatikim kung matutulog o malilate kami sa pagbubukas ng pinto para sa kanya. Ganun ang childhood ko, Kuya Bono. Hindi ko talaga na-enjoy. Sa murang edad, natuto akong magtrabaho sa bukid. Hanggang sa nag-high school na ako. College na noon si Ate Flor sa Baguio. Si Ate Erica, third year high school noon. At ako naman ay first year high school. At si Kent na aming bunso ay nasa grade 2 yata noon. Si Mama okay naman siya sa Singapore. Pero dahil DH lang siya ay maliit ang sweldo at napupunta halos lahat yon sa ate kong nasa Baguio. Dahil sa private school siya nag-aaral. Pinapadalhan naman ni Mama si Papa para sa aming pangangailangan sa baryo, pero wala akong maalalang binigyan kami ng pera kahit pisong pambaon. Bawal sa amin ang magbaon dahil hindi naman kami mayaman. Pati nga needs namin sa school, sa mga projects, na mumroblema kami kung saan kukunin dahil bawal manghingi kay Papa ng pera. Sa sobrang pagkamuhi ko noon sa aming ama, Kuya Bono, ay lagi kong wini-wish na sana maghiwalay na lang sila ni Mama. Or naisip ko pa nga na sana mamatay na lang siya. Sorry po, pero naisip ko po talaga noon yun. Lalong humirap ang buhay ko nung nag-college na si Ate Erica. Sa Pangasinan naman siya nag-college. Private school din. Third year high school na ako noon at eto na. Eto na yung taon o yugto ng buhay ko na gusto kong ilibing sa limot na hindi ko magawa-gawa dahil hanggang ngayon ay nangyayari pa rin sa aking mga panaginip. Third year to fourth year high school, Kuya Bono, ay tatlo lang kami sa bahay. Ako, si Papa at si Kent na bunso namin. May isang gabi na pumasok si Papa sa kwartong tinutulugan ko. Tumabi siya sa akin. Niyakap niya ako at nagsimulang gumapang ang mga kamay niya sa aking katawan. Wala akong magawa, takot ako sa kanya. Tanging iyak na lang ang nagawa ko. Wala kaming kapitbahay na malapit. Medyo may kalayuan ang pinakamalapit na bahay sa amin. Ang tanging naisip ko sa mga sandaling yun, Kuya Bono, ay kung paano ako magpapakamatay kinabukasan o after nung ginawa niya sa akin.
Siguro may naiwan pang gatuldok na konsensya sa kanya dahil hindi naman niya ako tinuluyan. Yes, minulesta niya ako pero hindi niya kinuha ang pagkababae ko. Hindi rin niya ako hinalikan sa mga labi ko. After niyang magsawa sa itaas na bahagi ng katawan ko, pumuwesto na siya pero hindi niya ako tinanggalan ng underwear. Gumalaw-galaw siya hanggang sa labasan na siguro siya. At pagkatapos nun ay lumabas na siya sa kwarto. Naging ganun siya sa akin hanggang fourth year high school na ako. Doon ko na pagtanto na mahirap ngang magsalita pag wala ka sa sitwasyon. Dati kasi kapag nakakapanood ako o nakikinig ako ng mga drama sa radyo na may ganong pangyayari, yung ginagawan ng kalasuan yung babae, ang dali ko lang sabihin noon na sumigaw ka, lumaban ka, magsumbong ka. Pero sa aking karanasan, di ko nagawa. Wala akong nagawa. Ang ganong pangyayari sa akin ay nangyayari minsan sa isang linggo o dalawang beses sa isang linggo. Dahil dito, minsan niyaya kong matulog sa bahay ang best friend ko para lang hindi ako magawa ng masama ng sarili kong ama. Sumunod na gabi, ang isang pinsan ko naman ang pinatulog ko sa bahay. Nung sumunod na gabi, ibang pinsan ko na naman ang inaya ko. Tapos uulit na naman yung best friend ko na matutulog sa bahay. Ganun ang ginawa ko for 2 weeks. Sa 2 weeks na yun, Kuya Bono, ay walang gabing wala akong kasama sa kwarto. At dahil doon ay naggalit sa akin si Papa. Isang umaga, sinakal niya ako at binantaan niyang kapag may isasama pa ako sa bahay ay gagawan din niya ng masama. Kaya mula noon, di na ako nag-aya ng mga pinsan ko at kaibigan kong matulog sa bahay dahil sa takot ko na baka mapahamak sila sa aking ama. Then for him, life goes on. Same routine, bumalik sa gawain niya. Hindi lang sa gabi humihirap ang buhay ko. Lahat ng trabaho sa bukid, ako na ang umiintindi. May mga panahon na umiiyak ako kasi nandun ako sa bukid kasama ang kalabaw, nag-aararo. Minsan Friday afternoon pumunta ako sa bahay ni ng lola para sana makahingi ng tulong sa mga tito ko na pwedeng, na kung pwede tulungan akong mag-araro sa bukid namin kasi palapit na ang examination namin at kailangan kong mag-review. Umiyak pa nga ako noon, nagmakaawa ako sa kanila pero walang nakinig sa akin. In short, walang tumulong sa akin. Kinabukasan, dala-dala ko ang hiniram kong kalabaw. Pumunta ako sa palayan at umiiyak habang pinaikot-ikot ko ang kalabaw. Kuya Bono, ganun kahirap ang pinagdaanan ko. Maliban sa pag-aasikaso sa bukid, every weekends, ako pang nagluluto, naglilinis, naglalaba. Pero hindi sa pagyayabang kahit gano'n ang buhay ko nun, Kuya Bono, ay hindi ako nawawala sa honor list. Simula elementary honor student na ako,
Grade 1 and 2, third honor ako. Grade 3, fourth. Grade 4 and 5, third honor. At grade 6, salutatorian. Nung high school naman ako, first year, first honor. Second year, at third year, third honor. At fourth year high school, ay second honorable mention. There were times na naggalit, nagtampo at kinasuklaman ko si mama na hindi niya alam. Kasi sa isip ko, sana kung nandito siya, hindi ako ganito. Di ako ang sumasalo sa lahat ng gawain, na sana na-enjoy ko yung childhood ko, na sana hindi ako nahihirapan ng ganito. Iniisip ko pa noon, tinakasan niya ang hirap ng buhay, yung mga responsibility sa aming magkakapatid. Hindi lang naman ang pag-provide sa needs ng mga bata ang responsibility ng isang magulang. Those are just physical needs. What about my emotional and mental needs? Minsan nung nagbakasyon si mama, that was around second year college ako, nasagot ko siya ng pabalag. At ang sabi niya, bakit daw ganon ang pag-uugali ko? At ang sagot ko, where were you when I was growing? Nagulat siya, natahimik, at nakita ko lumuha, at syempre umiyak ako dahil nakonsensya ako sa ginawa ko sa aking ina. Nevertheless, nawala din yung hinanakit ko sa kanya. Pinilit ko na lang inintindi ang lahat ng bagay na nangyari. Fourth year high school na ako nung naging SK chairman ako sa aming barangay, na siyang naging malaking tulong sa akin sa aking pag-aaral. Dahil SK ako, bawal ako lumayo sa aming province, kaya sa kabisera ng Mountain Province ako nag-college sa isang government school. Scholar ako hanggang second year college dahil sa pagiging SK chairman. Malaking tulong din sa akin ang honorarium ng pagiging SK, dahil sa mga panahong yon, kahit nasa abroad pa rin ang mama namin, ay hindi pa yun sapat para sa amin. Graduate na noon sa Ate Floor, pero nahihirapan siya makahanap ng trabaho. Si Ate Erica naman ay third year college na. Mula high school hanggang college, hindi ako nagka-boyfriend dahil takot ako, pero nagkaroon ako ng maraming crush. Secret crush. Meron akong crush na taga sa amin. At kaklase ko siya mula grade 3 hanggang high school. Nung nasa first year college na kami, nagparamdam siya sa akin sa text, pero lagi kong sinasabi ka na tsaka na lang, kasi kailangan naming magtapos muna. His name is Gino. So ang nangyari sa amin ay nagkaroon siya ng maraming girlfriend habang daw inihintay niya akong maging ready na, which is okay lang sa akin noong mga panahong yun. Dahil nga nakafocus talaga ako noon sa studies ko. College days, Kuya Bono, natuto akong mag-inom kasama ang mga pinsan ko. Umiinom kami sa mga boarding house namin. Never kami uminom sa mga painuman, and no boys kapag umiinom kami. Sa last year ng pagiging SK ko, naisipan kong mag-business dahil alam kong wala akong ibang maasahan dahil
hindi naman sapat ang kita ng mama namin para sa amin. So nagkaroon kami ng sari-sari store sa city. Ako at ang isang tiyahin ko ang nagsosyo. Maliit lang naman siya. Si tita ang nagbabantay pero umaabsent ako minsan para maasikaso ko ang sari-sari store dahil napansin ko na instead na kumita kami ay hindi. Paunti ng paunti ang laman ng store. In short, Kuya Bono, nalugi kami. Idagdag pang nagre-rent lang kami ng pwesto. Nagtagal lang ang store ng 7 months. After that, pinasara na namin. Sa buong panahon na ito, Kuya Bono, hindi ako nagka-boyfriend dahil focus talaga ako sa pag-aaral ko at sa pag-aasikaso ng store. Noong 4th year college na ako, nagkaroon ako ng first boyfriend ever na tumagal lang ng isang buwan. Siya si Splint na taga-Cagayan na varsity sa basketball. Macho, guwapo, babaero. Actually, hindi ko naman siya mahal. Na-pressure lang ako kasi sa aming barkada, ako na lang ang walang jowa at ako lang ang never pang nagka-jowa sa aming lahat. So, naisip ko, why not try para naman alam ko na ang gagawin ko kapag nakahanap ako ng seryosong boyfriend at para masabi ko na may jowa ako o may ex na ako. So yun, 1 month lang talaga ang itinagal. Actually, plinano ko talaga na hanggang isang buwan lang. I think mutual naman at no hard feelings sa amin yung separation namin na pagbe-break namin dahil siya ay madaming jowang iba. Sa kanya ako nagpahalik ng unang halik dahil ang gusto ko ay kapag nahanap ko ng lalaking para sa akin is at least marunong na ako sa kissing. When I feel so sad and lonely, when my life seems pale and blue, I wish you're here beside me, here to stay my whole life through. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come my darling and embrace me, this is what you're gonna do. Now kiss me, kiss me. Kiss me, kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, hold me, hold me, darling. Hold me real tight. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. Taong 2013, noong magtapos ako ng pag-aaral at sa taong ding yon, Kuya Bono, ay nakauwi na si Mama at nag-for good na siya. Siya ang kasama ko ng graduation ko. Month of May, the same year, lumuwas ako ng Maynila para maghanap ng work at sinuwerte naman na makahanap ng trabaho sa Makati. Nagstay ako doon ng 4 years. Teacher sa isang English private school. Sa 4 na taon na yon, on and off ang aming communication ni Gino. Walang kami. Nagka-catch-up lang at same pa din ang atake niya. Ready na daw ba ako? Pero sa mga panahong yon, may girlfriend siya. At same ang kanyang paliwanag na kaya siya may girlfriend ay hinihintay lang niya akong maging ready. At kapag ready na daw ako ay hihiwalayan niya ang girlfriend niya. Yung pag-uugali niyang yun, Kuya Bono, ang hindi ko talaga gusto sa kanya. Taong 2017, nakuha kong English teacher dito sa Cambodia. Bago ako napunta dito, may nakilala ko sa Manila na binata, si Andre. Akala ko nung una bakla siya dahil malambot siyang gumalaw, puro girl sa mga kaibigan niya tsaka medyo matinis ang boses niya. Pero goal-oriented siya,
mabait at relihiyoso, walang bisyo at magaling siya. Hindi sila kaya manan pero hindi naman sila mahirap. May business ang magulang niya at ang kapatid niya. Nag-start din siyang manligo sa akin ng second year ko sa work sa Makati. Nung una, hindi ko siya pinapansin hanggang sa nakilala ko na din siya at nasanay na ako sa kanya. A special friend ang turing ko sa kanya dahil nasa puso ko pa noon si Gino. Lumipas pa ang isang taon, patuloy pa rin ang panliligaw sa akin ni Andre. Gusto ko siya kasi nga goal-oriented siya, mabait, makadyos at higit sa lahat may trabaho. Kaya niyang bumuhay ng pamilya. Hindi siya gwapo, matangkad, dark brown at yun nga malambot gumalaw. Pero ang laman pa rin ng puso ko noon, Kuya Bono, ay si Gino, kaya lang tuluyan na kaming nawala ng communication. December 2016, bago ako magbakasyon sa amin, nag-usap kami ni Andre ng masinsinan tungkol dun sa panliligaw niya sa akin. At dun ko nga nasabi sa kanya ang aking nakaraan na tinanggap naman niya, pero syempre hindi ko sinabi kung sino ang gumawa. Sa totoo lang, Kuya Bono, sa mga panahong yun, ang mindsetting ko is okay lang sa akin na hindi ako mag-asawa. Kung may darating man, okay lang din. Dahil matagal ng panahon mula nung sa pangit na nakaraan ko, pero palagi ko pa din napapanaginipan at meron akong notebook na ang label ay Dream Logs. Doon ko sinusulat ang petsa sa tuwing mananaginip ako ng ganun, para lang makita kung gaano ko kadalas ito napapanaginipan. Minsan sa panaginip ko, ibang tao ang nandun, ibang klaseng pangmomolestya. At maraming beses, ako na naginip na sa panaginip ko ay takot na takot ako sa papa namin kahit na malaki na ako. Yung pag-open ko kay Andre tungkol sa nakaraan ko ay mas lalo pa siyang naging persistent at sweet sa kanyang panliligaw. Hanggang sumapit ang April 2017, isa ako sa mga teachers na napunta nga dito sa Cambodia. Sister school ng pinapasukan ko dati sa Makati. Nung una nahirapan ako mag-adjust pero naging okay naman. Tuloy pa din ang panliligaw ni Andre. The same year, December, namatay ang papa ni Andre. Sa mga panahong ito, nararamdaman kong mahalaga si Andre sa akin. Every December ako umuwi kaya lagi kami nagkikita. Tuwing iwi ay nakakapamasyal din siya sa amin ng mga 3 beses. Si Papa ay nagbago na. Hindi na siya ganun ka-istrikto simula nung magtapos na kami ng pag-aaral. Open na siya kaya't nakakapamasyal si Andre sa amin at nagpaalam siya na ipasyal pa niya ako doon sa probinsya ng parents niya. Yun sa mga ka-istriktohan ni Papa sa amin, sa hirap ng buhay na ipinaranas sa amin, ngayon ko na-appreciate kasi siguro kung hindi ganun si Papa noon, maaga sana kaming nagsipag-asawa at higit sa lahat na build yung personality ko as
a strong person dahil sa pagtrato niya sa amin dati. Yun nga lang, yung pagmumulesta niya sa akin ang hinding-hindi ko talaga makakalimutan. Kuya Bono, gusto kong makalimutan yun. Gustong-gusto ko pero hindi ko alam kung paano dahil hanggang ngayon napapanaginipan ko pa. Minsan yung aktual na pangyayari ang napapanaginipan ko, minsan naman ibang tao yung biktima at salarin. Ako nasa panaginip din, nakatingin lang at walang magawa. Kuya Bono, sa tingin mo ba kailangan kong sabihin kay Mama yung mga nangyari noon o hindi na? Dumating din ako sa point na sinisi ko ang Mama ko kung bakit nangyari sa akin yun, pero nawala din yun nung lumawak na ang pag-iisip ko. Ang aking nakaraan ay pinaalam ko sa aking mga ate, kina Ate Flora at Ate Erica, noon pang college ako. Hindi sila nagulat kundi umiwas ng tingin lang sa akin. At doon ko napagtanto na lahat kaming tatlong babae ay dumanas ng ganun kay Papa. Pero ang pangmomolestya ni Papa sa mga ate ko ay short time lang at ako yung longest time na namolestya. We dare not to talk about it after that. I think sa isip namin, to keep the family intact is just to keep quiet na lang. Kuya Bono, I know malaki ang emotional damage sa amin ang nangyari sa amin dahil ang Ate Flor ko, magti-34 na siya ngayon, pero wala at never pa siyang nagka-boyfriend. Si Ate Erica, married with one pretty little girl now. Si Bunso, tapos na din sa pag-aaral at nagre-review na ngayon para sa kanyang board exam. Every time na magbabakasyon ako at complete kami ay masaya na parang walang nangyari. We all act normal family but I know deep inside us, me, Ate Flor, and Ate Erica, and Papa, we have walls around us. Naisip ko, what for kung ilalabas namin yung nangyari dati? Will it do good to all of us? Nai-imagine ko na mag-aaway si na Mama at Papa at sisisihin ni Mama ang sarili niya kasi wala siya ng mga panahong yun, which is ayokong mangyari dahil matatanda na sila at meron na rin silang karamdaman. If you ask about forgiveness, well, I don't know if forgiveness ba yung kaya mo siyang makasalamuha, makausap na wala na sigurong pain sa puso, but I will never ever forget it, lalo na at napapanaginipan ko pa siya. Dumating din naman yung time na nanghingi siya ng kapatawaran, but I don't feel it. I didn't feel na sincere siya
And beside, what does sorry do? Wala, di po ba? Nangyari nang nangyari. You can't undo it. Sa ngayon po ay nasa Cambodia pa din ako. Tuloy pa din ang buhay kahit may pandemya. Yung sa love life ko, masaya naman. Kami na ni Andre. Binisita niya ako dito May 2018 at noon ko siya sinagot. Ang tagal ang panliligaw niya, no? Umabot din ang 4 years. At dahil dito ay naniniwala ako na deserving talaga niya ang aking matamis na oo. Ang relationship namin ni Andre ay dumaan din sa maraming pagsubok, lalo na nga long distance relationship kami. Pero sa awa ng Diyos, naaayos naman namin. Every time na meron kaming hindi pagkakaunawaan, we always go back kung bakit naging kami, kung ano ang nagustuhan namin sa isa't isa. We make sure that our love for each other is always much, much greater than the tampo na nararamdaman namin. Kuya, hindi ko po alam, pero our relationship is different from the usual or typical na relasyon. We don't fight like others na magsusumbatan sa chat or sa text. No, hindi po kami ganun. Mararamdaman mo na lang na nagtampo ang isa kung sin ka lang o di ka iimik, tapos after ilang araw, babalik sa dati na parang walang tampuhang nangyari. Normal po ba yung ganun? Sa personality ko na strong and independent, I never get jealous. Sa isip ko, if na-fall out of love na siya sa akin o meron na siyang gustong iba, then I will let him go. Nasabi ko na din yun sa kanya dati, pero ganito ang pagkakasabi ko. If darating yung time na ayaw mo na sa akin, magsabi ka lang, madali akong kausap. Nasaktan siya, hindi niya ako pinansin ng ilang araw. Sa totoo lang, Kuya Bono, if magkatuluyan kami, okay lang. Masaya. If hindi naman, okay lang din sa akin. Hindi ako yung taong gustong-gustong mag-asawa. I'm open na kung mag-asawa, go. If hindi, okay lang din. But I just want to have a child. Tinatanong nila ako if mahal ko daw ba talaga si Andre. Sagot ko, oo. Sa pakiramdam ko naman talaga, mahalaga siya sa akin. Mahal ko siya, pero hindi ganun katindi. Ito yung pagmamahal na kaya kong i-let go. I just turned 30 years old. Ang kasal sa amin ni Andre is out of the topic. We don't talk about it, pero we don't talk about sa mga plans sa magiging pamilya namin. Nakabili din kami ng lupain kung saan namin balak patayuan ang bahay pag ready na kaming magkapamilya. Kuya Bono, natatakot po ako na darating yung araw na mag-asawa na kami, then na-feel ko na lang na hindi pala ako masaya or hindi ko pala siya mahal. At nasabi niya sa akin na ang gusto pa niya sa pamilya is buo, yung hindi magkakahiwa-hiwalay. Kaya siguro we never talk about wedding dahil magkalayo kami.
Kuya, na-addict po ako mag-abroad. Parang gusto ko na dito mag-work. Hindi naman forever, pero gusto ko long time dahil wala naman akong trabaho sa Pilipinas pag-uwi. Minsan naisip ko na kaya ko ba siya nagustuhan o minahal ay dahil nasa kanya yung ideal characteristic ng isang magiging mabuting asawa at anak. Walang bisyo, kaya niyang bumuhay ng pamilya at may prinsipyo. Meron pa akong contingency plan if ever na hindi ako mag-asawa. Siguro magpapabuntis na lang ako para magkaroon ako ng sariling anak kasi gustong gusto kong magkaanak. Feeling ko naman mabubuhay ko siya mag-isa kaso magiging selfish ako kasi hindi ko maibibigay ang feeling ng lumalaking merong buong pamilya at yung feelings na meron siyang ama. Ayoko namang lumaki ang magiging anak ko na pakiramdam niya merong kulang sa kanyang pagkatao. At natatakot akong maranasan niya ang mga hirap na naranasan ko growing up dahil sa selfish na decision ko. Naisip ko din pong mag-ampon na lang kung sakali, but I would prefer to have my own little me. I don't know, Kuya Bono, pero naguguluhan din ako sa mga iniisip ko. Anyways, hanggang dito na lang muna, Kuya Bono, ang kwento ng aking buhay. Sana mabigyan niyo po ako ng payo at sana mapili din ang kwento ko sa iyong programa. Pasensya na po kung magulo ang pagkakasulat ko. Regards po, Kuya Bono, at sa lahat ng kahugot. Ingat po palagi and God bless. Bago ang ating mga shoutout ay ang ating mensahe muna para sa kahugot nating si Mia. Well, Mia, siguro dapat mong sabihin sa nanay mo pero hindi pa ngayon. Maaring siguro ay nalilito ka pa at nagdadalawang isip sapagkat hindi ka pa ina. Siguro kapag nanay ka na at buhay pa ang iyong nanay ay makakapag-isip ka ng tama kung ikaw ay ina na rin. Sapagkat doon mo talaga mapagtatanto kung tama o mali na sabihin ang bagay na iyon sa iyong ina. Sa ngayon ako man ay nalilito kung dapat o hindi pa. Kaya lang siguro kung akong nanay mo ay malulungkot din ako na baka sa iba ko pa malaman. Baka isa sa mga kapatid mo pa ang magsabi at hindi ikaw. At sa isang ina ay hindi maganda yung pakiramdam na yun. Kaya lang hindi ko nga sinasabi na sabihin mo na ngayon, lalo na't matatanda na sila at may karamdaman pa. At yun nga, tama rin yung hinuha mo na maaaring magkaroon ng sigalot o kaya ay indifference sa pagitan ng iyong mga magulang. So pwede mong i-postpone muna. Hindi pa siguro ito ang tamang panahon. Okay? At tungkol naman sa iyong kasintahan na si Andre, well, ako ay hindi eksperto dito, ano, sabagat ako ay hindi naman psychologist, pero since sinihiling mo ang ating opinion, sa tingin ko ay parang subconsciously ay naghanap ka lang ng isang lalaki na hindi kagaya ng tatay mo. Siguro, sa likod ng isip o puso mo ay naghangad ka na sana ang lalaking dumating sa buhay mo ay hindi kagaya ng papa mo. Kaya naman nakapasok si Andre sa puso at sa buhay mo sapagkat halos kabaliktaran siya ng tatay mo, hindi ba? Siya ay medyo malambot, ha? Goal-oriented, relihiyoso, may takot sa Diyos. So siguro nung makilala mong mabuti itong si Andre ay naramdaman mong safe ka. Dahil nga ayaw mo sigurong mabuhay muli yung bangungot sa pamamagitan ng ibang tao pa. Yun ay sa tingin ko lang. Kaya lang ang problema ay mahal na mahal ka ng boyfriend mong si Andre. Yung tanong mo kung bakit o normal lang ba na ganun ang inyong relasyon na kapag may tampuhan ay hindi kayo nagsusumbatan, hindi kayo nag-aaway talaga, hindi kagaya ng iba, is because mahal na mahal ka ni Andre at alam niyang durog na durog ka na. At kung aawayin ka pa niya, lalo kang madudurog, lalo kang masasaktan. And si Andre ay sensitive at sa tingin ko'y matalino din. Kaya
kapag nagkakaroon kayo ng pag-aaway o tampuhan ay hanggang dun lang talaga. At alam ko, mahal na mahal ka niya. Imagine mo, 4 years of waiting para sa iyong matamis na oo. He loves you so much at meron siguro siyang layunin na buuin ka. Ang problema nga lang ay yung fear mo. Yung takot mo na baka dumating ang isang araw na magising ka na lang isang umaga na maramdaman mong hindi pala siya yung mahal mo. Na hindi ka pala masaya sapagkat hindi mo siya sapat na mahal. Sa aking pagkakaintindi rin sa iyong kwento ay hindi mo naranasan yung kilig sa piling na Andre. Walang ganon. Kaiba sa mga nabasa ko ng kwento na talaga namang nagkakaroon ng kilig muna bago magsagutan, bago magpakasal. Parang hindi ka dumaan sa ganong sitwasyon. Hindi rin kayo nag-aaway, hindi rin sinamon o sinubok ang tatag ng inyong relasyon. Sapagkat tampuhan nga lang yun ang mamagitan sa inyo. Sa mga grabing away kasi ay nasusukat talaga kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. So I can conclude na hindi mo sapat na mahal si Andre. You love him because he is exactly what you're looking for. Nakabaliktaran nga ng tatay mo. And he proved naman himself na karapat-dapat siya sa'yo. Kaya lang meron talagang sigaw ng puso, may hiling yung puso natin na kahit kuminsan tarantado, gago, ay mahal natin because we love him, we love that person, at may kilig, may spark talaga yung relasyon. Bagay na wala sa inyo. Well, strong naman ang mentalidad mo, you're smart, and I know magwo-work naman ang relasyon ninyo ni Andre, even if kasal na kayo. Mag-work yan kasi matino ka mag-isip at ganun din siya. Kaya lang, ang kulang nga lang ay yung sinasabi kong ang kilig, spark, and all that para sa isang normal na relasyon. You are safe with him. Kaya lang, yung fear mo nga na baka isang araw mapagtanto mo na hindi pala sapat mo siyang mahal. Isa pa ay pangalawa lang siyang naging boyfriend mo. So, hindi ka pa talaga naka-experience ng iba. Kasi parang sinara mo rin yung puso mo eh. Nagpaka-safe ka talaga. Kaya naman, kulang ka ng adventure. Kulang ka pa ng mga pasakit sa buhay. Kulang ka pa ng iyak, luha. Kulang ka pa ng sama ng loob. Ano? Kailangan maranasan lahat yun until you found someone na talagang ayaw mong mawala sa'yo. You talk about your contingency plan and that's not bad actually. Sa totoo lang, humahanga pa nga ako sa'yo sapagkat alam mo na ang gagawin mo kaagad kapag sakaling hindi ka nakapag-asawa. Ang importante na sa'yo ay magkaanak. Kaya lang, ang iniisip ko talaga ay yung fear mo na isang araw ay magkaroon kayo ng hiwalayan ng lalaking mapapangasawa mo. Maybe 30 years old is not yet that too old para magmaldali. You know, siguro kailangan bigyan mo ulit ng bigyan mo pa ng chance ang sarili mong makatagpo ng iba. Why not, di ba? I'm not saying na makipag-break kay Andre because he does not deserve that. Kaya lang, pagdating kasi sa tibok ng puso, walang sino mang pwedeng makialam kundi ikaw lang. So it is really for you to decide. However, I support your contingency plan and your thinking actually sa magiging buhay mo in case na hindi ka makapag-asawa at magkaroon ka lang ng anak. I'd like to thank you for sharing your story here in DKB at magbasa ka ng mga comments sapagkat I believe na marami tayong kahugot na magbibigay sa iyo ng pagpapayo. Again, maraming salamat sa iyo for sharing your story here on DKB. At ngayon sa ating mga shoutout. Shoutout kay Grace and Sherwin Ablau of Ilocos. Ganun din kay Clarice L. Robliado. Shoutout to Maylene, Jack, Joanne Arboleda. Ganun din kay Judith Alendayo of Nueva Vizcaya. Also to Jesse Pajarito of Palawan. Shoutout also to John Paul Dumalyang of Delfin Albano, Isabela.
Shout out to Carlos Benedict and Paul Edward Ayay Kambal ng Alunan, Quezon, Isabela. Shout out kay Casey Lynn. Also to Emily and Edward Urmatan and family. Also to Jane Rosquita and family. That is from Manang Lukmig. Hi Joyce Bumagat of Camiguin Island from Michael Galario of Isabela. Shout out also to Eddie Cacho of Angadanan, Isabela. To Madel Serna of Hong Kong, shout out to you. Also to Margie Tumbali, who says, shout out to my friends na tambay dito sa Olympic City, Hong Kong. Ganun din kay Jesus Viernes and Mirna Charmaine of Hong Kong. Shout out also, a belated happy birthday to my son, Lawrence Froy Halig from your mom, Girly Bintilio. Shout out also to Desiree Herman of Kingdom of Saudi Arabia. Also to Maya Lopez Sagawinit of Singapore from Moises de la Cruz. Shout out also to Lloyd of Riyadh na ang sabi niya shout out daw sa kanyang asawa na si Edna Serrano ng Baggao. I miss you and see you soon. At shout out sa lahat ng taga-awitan San Pablo Isabela mula ito kay Benjamin Kebalayan. Kung saan ka nagpa-shout out, dun ka rin masa-shout out. So hanggang sa muli kahugot, ingat palagi, stay safe, stay healthy, and God bless us all. Subscribe.